finally nakita ko na naman itong jewel. Itong parang fountain dito sa airport. And guys, kitang-kita dito yung Marina Bay Sands. So, kasi first time ko mag-taxi from airport. So, ayan. I think yung the best is itong DPS. So, nandito kasi lahat ng mga tao nakapila. So, okay guys, so false alarm. Hindi pala doon kukunin. Doon sa tabi ng information area. Doon daw sa side na to. Hello guys, so I'm currently here sa NAIA Terminal 1 at ngayon, nakita niyo naman sa title, pupunta ako sa Singapore. And guys, syempre, before ang lahat, magbayad na muna tayo ng travel tax. And guys, dito yung travel tax katabi ng entrance. Ayan, 1,620 ang babayaran nyo sa lahat ng biyahero. Guys, I'm so happy kasi yung last time na punta ko dito sa Terminal 1 is parang around October 2022. So ngayon, nandito na naman ako kasi usually, yung mga airline na nandito, yung mga medyo pricey at kadalasan nasa Terminal 3 lang ako, which is dun kasi hub ng Cebu Pacific saka AirAsia. So ayan. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung bagong terminal assignments. Kung hindi nyo pa alam, ayan yung sa NAIA Terminal 1, Terminal 3, 2, and 4. Ayan, screenshot nyo na lang. Makikita nyo sa likod ko, wala pang bukas na check-in counter. Napakaaga ko kasi talaga. Kasi usually 5 hours before talaga ako ng flight dumadating. Minsan nga 6 pa. So ngayon, ayan, maghihintay ako dito. And wala pang katao-tao, wala pang pumipila. Ayan guys, bukas na yung counter natin. So tara na, check-in na tayo. Welcome to Philippine Airlines! Okay guys, immigration na. So guys, nakalagpas na ako sa immigration and dun sa x-ray. And ngayon, isapunta na ako dun sa mga gate. Pero check ko na muna kung bukas yung airport lounge. Ayan guys, ito yung itsura dito sa Terminal 1. Kapag kapapasok kayo, ayan, medyo sarado pa. It's already 2:17 AM and sarado pa yung mga ibang store. Ayan pa lang yung mga nakikita nyo bukas. Sana bukas yung airport lounge guys, so dito tayo magtutungo. So hi guys, tapos na ako dun sa immigration area and it's already 3:50 AM and medyo matagal pa yung pag-aantay ko kasi 5:10 yung boarding time. And ngayon, andito muna ako sa PAGSS airport lounge. So punta na tayo sa gate natin. And guys, pasok na tayo sa PR511. Grabe, yung boarding gate na to sobrang taas. Wala man elevator or escalator. So ayan guys, ay itsura ng gate 2 dito sa NAIA Terminal 1. So dun kayo papasok sa area na yon. Singapore. So ngayon guys, andito na ako. Dito na ako sa Changi Airport at papunta na ako ngayon sa immigration area. And syempre after nun is pupunta na ako sa SIM card area kasi guys, nag-avail ako ng SIM card sa club. So itutulo ko sa inyo kung saan pupunin yun para meron tayong internet connection. And after nun is nag-avail din ako ng pick-up dito sa airport. So pupunta tayo doon para pick-upin tayo ni Kuya Driver. Ayan! Welcome Terminal 1. And salamat detang. Bienvenue. So, welcome. Siguro ibig sabihin yan. Okay guys, dito na tayo sa immigration area. So, bawal na yung camera dyan. Babay muna. Iyon ka na mag-video dito kasi naalala ko yung nangyari sa Indonesia na pinagbayad tayo ng milyon na rupiah dito. No. So guys, mababa nyo doon sa may immigration area. Paglagpas mo doon ito, may duty free. Bubungad agad sa inyo ang duty free. Ayan, so dito na tayo sa baggage counter area. Ayan, wala pang ganang tao. Actually guys, medyo late na ako doon sa pick-up kasi nadelay yung flight namin and ngayon hanapin ko na yung Star Hub. Then hindi na muna ako makapag-vlog dito. Itutour ko na lang kayo dito sa Changi soon. Ayan guys, andito na ako ngayon sa baggage claim area. Ayan, iniintay ko na lang yung baggage ko. Labas niya kumuha ng mga maleta doon is kukunin na natin ngayon yung SIM card na inavail natin sa club. Ayan guys, dito yung SIM card na yan. So, ayan, yung sa club is ito Star Hub. So dito natin kukunin. Okay guys, so false alarm, hindi pala doon kukunin. Doon sa tabi ng information area, doon daw sa side na to. So hindi dito kukunin kapag ka Star Hub ng club. Ayan guys, dito siya kukunin sa merong UOB na yan. Sa harap siya ng counter 13. So ayan. Kukunin yung passport nyo, kailangan daw yung passport. Ayan guys, ito yung price. If ever na hindi kayo nakapag-book sa club, pero syempre mas discounted kapag ka nag-book kayo sa club. Ayan, tingnan nyo, $50 yung halaga nung ganong SIM, ito $32, tapos ito. Ayan, basahin nyo na lang, post nyo na lang. Okay guys, so bago ako lumabas, finally nakita ko na naman itong jewel, itong parang fountain dito sa airport. Babalik ang kita sa last day ko. Ayan guys, so ngayon, mag-withdraw na muna ako ng pera kasi syempre wala tayong cash na Singapore dollar dito. So ayan,
I think yung the best is itong DBS. So, andito kasi lahat ng mga tao nakapila. So, gumaya na lang tayo. Actually, medyo namamadali ako kasi diba nga, nag-book nga ako ng pick-up. Pero kasi, ang nangyari, 1 hour lang yung pinagitan ko. I mean, yung parang pinataan ko. Eh, na-delay nga yung Philippine Airlines flight namin. So, parang mag-a-additional ng $10 each, I mean, 30 minutes. So, yun. Okay guys, so pinikap ako ni Kuya dito. So, ayan siya. And actually, kapag ka pala nag-book kayo, pipikapin kayo doon sa mismo arrival hall. And ayan, tika niya, tinulungan niya ako mag-bitbet. And pasok na tayo. Ayan guys, nakikita ko na naman yung Singapore. And welcome to Singapore. Kitang-kita dito yung Marina Bay Sands. So, kasi first time ko mag-taxi from airport. So, ayan. Tapos ito yung Singapore Flyer. Ayan, napunta na ako dyan. And ayun yung ano, yung Gardens by the Bay. And ayun yung mga Flower Dome. Ayan, pupuntahan natin yan soon. Ayan guys, nakarating na ako sa hotel namin, ang G Hotel Orchard. Ngayon, mag-check-in na tayo. And nagagawa ko ng separate vlog para sa room tour at hotel tour. 2,000 years later. Hello guys! It's already 12:31 AM. Yes, 12:31 AM na po dito sa Singapore ngayon. And kagigising ko lang. Actually, nakakain na rin ako ng slight dinner. Pero okay na, busog-busog na ako. At ngayon, gusto ko muna i-share sa inyo kung ano yung experiences ko dito sa Singapore. Kung ano yung mga nangyari, kung ano yung mga requirements na kailangan nyo ihanda, at kung ano yung mga dapat nyo i-expect. So una, dun muna tayo sa travel requirements. Syempre, kailangan yung mga basic requirements meron kayo. Una is dapat, syempre, meron kayong flight, return ticket, kailangan ng return ticket. Pangalawa, hotel accommodation, syempre, kailangan yung hotel accommodation. Pwedeng mga soft copy to, ah, like kahit mga nasa cellphone nyo lang, itong mga sinasabi ko ay hindi na hard copy. Next is dapat meron kayong book activities, if ever, para may patunay yung may gagawin talaga kayo dito. Kung for leisure purposes yung inyong gagawin. And of course, yung itinerary para in just in case na magtanong sa immigration officer kung ano yung gagawin nyo doon, ipakita mo lang, oh, ito, day 1 hanggang day 5 ko, ganyan, pakita nyo lang na ganun. And kung employee kayo, dapat meron kayong certificate of employment. So, yan lang naman muna yung requirements. At kapag ka nasa airport na kayo, doon sa NAIA or kung saan pa man kayong airport aalis from the Philippines, is dapat guys, meron kayong e-travel. So yung e-travel, di ba dati meron tayong departure card na pinipil upan, pero ngayon, electronic na yun. I mean, automated. Talagang sa mismong website na kayo talaga magta-type. Lahat ng mga sinusulat nyo doon sa papel na ganun, doon yun na siya itatype sa website na yun. So yung link, ilalagay ko na lang sa baba para if ever na kapag aalis kayo sa same day na yun, is habang nasa sasakyan kayo papuntang airport, is sagutan nyo na yun para hindi na kayo magsasagot kapag ka nasa airport kayo. Kasi yun yung ipepresent yung QR code na lalabas doon at yun yung ipapakita nyo sa immigration officer. Siyempre, aside from that, is may mga interview na mangyayari, ganyan. So, para smooth na talaga yung process. And of course, kailangan nyo din ng SG Arrival Card. I mean, SG Arrival Card ang tawag nila doon, pero if you fill out din yun doon sa website nila. So, yung website nila ilalagay ko dito sa baba. So, sobrang dali lang din. Parang name, yung mga flight details, yung mga ganun lang yung kailangan, and yun, isa-send nila sa email mo yun at yun yung ipapresent mo kapag ka dumating ka sa immigration dito sa Singapore. So, ganun lang naman kadali ang mga kailangan mong ihanda. And guys, magtungo naman na tayo sa aking experience sa airport nila. So guys, sa airport nila is sobrang ganda. Ganun pa din since ilang beses naman ako nakapunta dito sa Singapore. And guys, ngayon ay mas mabilis na dahil nga doon sa kanilang parang automated system na ganun. And kapag ka sa immigration area, is hindi na kayo pipila sa tao. Kumbaga parang yung passport niya ipapasok niya na ganun sa machine. Then after nang bubukas na yun, then okay na. And guys, syempre aside from that, hindi ko kasi nasama sa video ko kasi nga nag-avail nga ako ng pick up kay Klo. Is dapat guys, if ever na magbabas kayo or magte-train kayo doon pa lang sa mismong airport, bumili na kayo ng EasyLink. Yung EasyLink yun yung parang counterpart ng beep card sa atin na kung saan magagamit nyo yun kapag kasasakay kayo ng bus, sasakay kayo ng train, and downloadan nyo lang yun. So doon lang din yun mabibili. Ilalagay ko dito sa screen kung saan yun siya pwedeng i-avail. And guys, doon nyo lang din ma-avail yun sa mismong airport, sa mismong Changi Airport. And sobrang dali nun. Kapag ka, meron kayo nun, pwede kayong magpa-load sa mismo 7-Eleven. Pwede nyo siya magamit sa 7-Eleven at kung saan-saan mamang applicable yung EasyLink card. And aside from that, is dapat mag-avail kayo ng SIM card. Yung SIM card is parang $12 kapag ka sa Klook kayo bumili. Kasi $12 yung akin. So guys, yung link ilalagay ko dyan sa baba para kapag ka ano, hindi na kayo nagkoconnect sa mga wifi, sobrang smooth ng experience nyo kapag ka may SIM card kayo. And magdala kayo ng extra phone like Android phone, extra tip to, para yun yung
lalagyanan ng SIM card para naka-personal hotspot siya, para hindi agad malobat yung mismo cellphone nyo. So guys, itong in-avail ko na to is made Price Shop, and aside from that, makaka-discount pa kayo ng 5% off kapag ginamit niyo yung code ko. Applicable yan sa lahat ng flights, sa lahat ng hotels, sa lahat ng activities na ibubook nyo kay Klook. So ang gawin nyo na lang para mas madali is parang 500 pesos kasi maximum amount ng pwedeng ma-discount dyan. So if ever na kapag malaking-malaki talaga yung amount ng bibili nyo, is pwedeng mag-separate account kayo magkakasama, tapos nun kayo check out para mas ma-maximize nyo yung discount ng 500 pesos. O diba, isipin nyo kung madami kayo kapag ka mag-a-avail kayo ng mga future activities nyo sa mga susunod na araw dito sa Singapore. So tulad ng Universal Studios, Gardens by the Bay, is makaka-discount kayo kapag separately kayo nag-book. So guys, aside from that din sa SIM card na sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo may pick up sa inyo, is pwede din kayo mag-avail sa Klook, and pwede nyo din gamitin yung code ko ulit para mas maka-discount pa. And guys, ito ang tip ko sa inyo kasi ine-expect ko kasi hindi ako mali-late. I mean, yung Philippine Airlines, kasi first time ko mag-international flight ng Philippine Airlines, so hindi ko ine-expect na madi-delay pa, na-delay ako ng 1 hour. So parang andun ako sa suntok sa buwan na malapit na ako mag-additional ng $10 per 30 minutes na waiting time, kasi yung pag-wait nila parang 1 hour lang after ng mismong time na ini-input mo. So medyo late na talaga yung paglabas ko. Syempre, pinick up ko pa yung SIM ko at pinick up ko pa yung mga kailangan pick upin tulad ng luggage. So guys, pwede kayo mag-avail ng pick up sa Klook, pero kahit siguro mga 2 hours para sure, after 2 hours para makapaglibot-libot din kayo sa mall doon, kasi may mall doon sa mismo Changi Airport. So yun yung tip ko sa inyo, if ever na magpapa-pick up kayo para seamless, para hindi na kayo mag-bapas, hindi na kayo magte-train, is yun, after 2 hours ang gawin nyo, kasi ako after 1 hour lang and medyo na-late ako doon. So ito yung mga pwede nyo avail. Pwede nyo i-avail yung SIM card, inuulit ko, tapos pwedeng magpa-pick up kayo, or pwedeng mag-avail na lang kayo ng EZ-Link doon sa mismong airport para yung gamitin nyo kapag ka magta-travel kayo, okay? So guys, first day pa lang naman, ay napakadami pang pwedeng mangyari. So yun lang yung mga tip ko sa inyo dito sa Singapore kapag ka first day nyo, kapag ka mag-arrive kayo sa mismong airport, okay? So yun lang guys, maraming salamat! Abangan nyo pa ang mga susunod na vlog ko dito sa Singapore. So yun lang, thanks!